magandang tanghali po mga Kabihero. Kami po ay napasugod dito sa compound ni Kabihera. Ito po, ayan. Ayan po, nanay inda ay nanghihinalugan tanghalay. Nabala po ay. Ay kami po ay napasugod. At dito po sa nanay inda ay marami pong kalamyas. So sa Batangas nga po, ang tawag po dito sa halamang ito ay kalamyas. So magiging sosie muna po tayo ngayon. Kaya itatawag po natin dito ngayon ay kamyas. So kami po ay mamumuti, mag-harvest po kami ng kamyas. At yun po ay ating tamang-tama nga po at masanti nga po ang araw ay yun po ay ating idadry. Sa sundry po natin para po madaling matuyo. Yan po, kami po binigyan ng Nani Inda. Pili lang tayo ng ano, ng kasama po natin si Kabihera. May dala ng bayaw. Nade mapuno. Pupunin mo gaya. Maraming tulingan na malalagyan ito pag hindi na puno. Yan po, sa... Yung gate na ngayon na panguhoy mo sa bako. Marami po makaka-relate po nito. Ito po ang puno ng kamyas. Kung tawagin nga po dito sa Batangas ay kalamyas. Ayan. Dami o. Ito po ay mainam na pangsahog sa mga sinaing na isda. Lalong-lalo nga po sa isdang tulingan. Yan po ang ginagawang panuka, pampaasim. So, yun nga lang po ay may pamamaraan pa po para madaling matuyo. Yan po ay gagayatin natin at makikita nyo po mamaya. Nag-upis na po si Kabihera. Piliin mo na yung magulang para maasim yung maberde. Ito. Yung malaking maberde. Tulungan po natin si Kabihera mamutay. Nakakatawa po, abot na abot sa ano. Kami po yung nakatungtong lang sa lupa, abot na abot na. Kasi pag nitong bumunga, ano? Ito po ay kagandahan ng kamyas. Pagka nga po ubos na yung isda, ito naman po ang ano. Pagka po na isang agay talagang pang-ulam na dahil. Mainam po itong pang paasim sa isda. Marami pong nakakaalam nito. Lalo na nga po dito sa amin sa Batangas. Particular nga po dito sa bayan ng Tanawan. Napakarami po nito. Shout out po sa mga taga-Tanawan dyan na mahilig maggayat ng kalamyas or kamyas. Ito po ay nabibili din pagka nga po yung tuyo na siya. So, umaabot nga po sa 800 to 1,000 nga po isang kilo nito. Tapos siya ituyo na. So, yun nga po. Shout out nga po sa mga taga-barangay ng Kaan na nasa Canada po ngayon. Ito nga po ang palaging pinadadala ng kanilang mga kamag-anak. Doon nga po, papunta sa Canada. At sila nga po ay, palibasa nga po, bihasa sila dito sa Batangas na pag magsasaing ng isda ay ang pampaasim nga po itong tuyong kamyas. Shout out po sa inyo. Damay. Nipili ko lang yung malaki, mag-green yung gaya. Po ay pagdating sa bahay ating gagayatin pa. Pagkatapos nga po ibibilad natin sa araw hanggang sa siya po ay matuyo. Yo, pagka po siya tuyo na, pwede na po nating isahog sa isda. Sinaing na isda. Pwede rin naman pong gamitin ng ganito sariwa. Kaya lamang ay doon nga po sa mga kinamatisang isda. So mas mainam po pagka nga po yung tinuyo. Po yung pagkakatamais. Ow! Kasaib. Yan po ang aroma ng kamyas. Talagang sobrang asay. Pag napuno mo yung basket, ilang kilong tulingan kaya malalagyan niya? Oo. Ay sawa. Ang sasampung palyok na.
Nanay, indaw, ubusin ka namin, aray. Salamat po sa Nanay Inda. At sa lahat po ng mga taga-Taytay Public Market, kay Ana, kay Ray, kay Helen, kay Hiner, shout out sa inyo. Arigitan dapat ninyo kalamyas. Kamyas. So simula tayo ngayon, kamyas muna. Tatawag ngayon dito. Tay. Ito pong maliliit na ganito ay ano, hindi po natin kinukuha muna. Ito po ay hindi pa. Kung sa kung po yung matabang pampagkaasim niya. So pagka nga po tinuyo natin, hindi po masarap ang, hindi po matingkad ang pagkaasim. Kaya pinipili lang po natin yung magulang, yung mag-green. Hirap po tayo na silya, tayo ko kang silya. Yeah. Oh, tayo kumuha po tayo ng bangkaw. Ah, hirap po pagkapandak. Ito ang hindi yan. Yan. Yan, nalalaki. Matanda na ang kalamyas na aril? Tanda pa ta sa nani Inday. Tanda pa yun sa akin eh. Wow, may hilulumbo. Sa hawa namang eh. Tuko, ano rin yan? Tuko. Para sa gubutas doon sa itaas na yaw. Yan, nanila ka na ilalim pa noong kinahanan mo. Yan. Sarap mamutay. Naulutan po ay kami nga po'y kumuha dito ng gabi kanina. Ay nakita nga po ni Kabihera, yun po'y mahilig sa sinangag na kalamyas. Kaya po, kaya sinamahan ko po. Ang sinasabing ko, kalamyas pala ay ulam na. Yan, lalakas, tabing layang aray. Kagayang pong mahalang isda eh. Kalamyas na lang ulam eh. Kalamyas na lang po. Isa pa eh. Kapo. Una pong kakainin ay patis muna. Pag ubos ng patis, isda naman. Pag natapos ang isda, ay di yung kalamyas. Gayon po nagtitipid. Ano po si Nanay Inda o? Oh? Yun. Shout out po sa Nanay Inda. Tipid pa ng tipid inar. Ang ganda po ng ano, ganda po ng kapaligiran ng Nanay Inda. Marami pong bulaklak, maraming tanim silang mga hardin dito. Mamaya po ililibot ko kayo. Ah. Dalay, ito gagayatin po. Ito sa kabilang nila yung hardin na laang. Marami pong puno dito ng kalamyas dito po sa Nanay Inda. Mayroon pa po doon sa likod. Nanay Inda, pwede ka ho doon. Isa kabilang puno. Mayroon pa po doon sa likod ng bahay. Kita ko po kanina, marami po doon magulang na. Yung talagang kusto ko nga po isagad na sa gulang. Yung po umaasin. Tara, tara. Ako'y hati lang. Punta nga po tayo doon sa likod. Ang ganda ng harding are. Oh. Ang ganda ng harding are. Ang ganda nito. Ang tinuyo ng kalamyas. Nakita na nga po ang ebidensya. Parang alay. So yan po para sa kaalaman nga po ng ating mga viewers. Yan nga po yung matandang bahay ni Kabihera.
Diyan po siya sa diyan po siya lumaki. Nagdalaga. Yan po. Kaya ito nga po ang compound ni na Kabihera. Ang magandang bunga. Bunga lang yan, ganda niya. Pili mo lang ano yung mag-green. Yung mag-green, ang ganda oh. Wow. Namimilog-milog eh. Bilog-bilog. Ito sa Tanawan. Isa dyan pong hinahalaman ng gantong kalamyas. At ito po yung talagang pinagkakapirahan nila. Sa ngayon, ginagawa po nilang, yun nga po, dry kamyas. Pagkatapos, ibinibenta po nila sa palengke. Na umaabot nga po sa 800 to 1,000 per kilo. Ito naman po ating pinapanguha ay pangasarili lang po, panggamit. Dahil kinahiligan nga po ng mga Batangay nyo. Basta may isdang sinaing ay kalamyas po ang ating inlalagay. At sadya naman po talaga napakasarap. Subukan nyo po sa mga... Kaya pong sabing kahit wala na nga pong isda at may kalamyas pa eh. Tuloy ang bangay. Wala pong hindi nakakaalam dito sa Batangas. At kahit naman po sa ibang lugar. Marami po nakakaalam dito sa kalamyas or kamyas. Ito po ipinamimigay lang na ni Inday Kabait. Binilaan pong gusto masipag magayat. Ito po pakikita ko po sa inyo. Halos lapat. Nakaupo po si Kabihir niya. O, kita niyo po ang... Lalaki? Nakatayong core. Lalaki. Nasa ilalim. Napuno natin to, di tama niya. Isang araw ulit babalik. Ganda. Sa, tama na tao? Kulang pa, panuin mo. Okay. Shoutout din po pala sa Tia Flower. Tia Flower, inyo ka naalala pa itong kalamyas. Ay, pag tinaalala nito, set, tsaka nakaingibit sa asin. Ayaw na. Okay, puno na. Po, puno na po ang bayaw. Oh. Ayan, ito ay pagkana ito ay may one port. Siguro mo po rin pag natuyo ay mga nasa baka makaka one port kilos. Ayan, pagkana. Oh, ilang palyok na yan, mga lagyan ito. Pag may karakot naman ay napakadami na. Baka 3 kilong tulingan ay malalagyan ng karakot. Ay ito na yung pagsasarap po ng kalamyas. Yung palang muna na kayo, sa dulo. Ayos ito. Ang ganda noon. Yan na. Salamat po. Salamat po sa may puno, sa Nani Inda. At saka po sa puno ng kamyas. Nakapambakaw na naman. Ito po, oh, para kayo. Ang dami ng puno. Ito po, patatlong puno. Patatlong puno. Tingi ho. Yan na laki. Ito maganda mo kayo. Mas taas yun. Ang ganda noon. Yun nga po talaga pong pagkaganito nga pong buwan ng March, February, March ay sadya nga pong tagbunga ng kalamyas dito sa aming lugar. So yun nga po ang kagandahan, pagkakataon nga po at tama nga po sa panahon na ito nga po itinutuyo, sinasundry, kaya napaka buti nga po ng Panginoon at itinapat nga po ng kalamyas ay sa tag-araw hinaharvest. Kaya patuloy nga po ang pagpo-process nito, binibilad. So, yun nga po, kung hindi maaraw, hindi po tayo makakapag-process ng kamyas. Kaya timing po na ang harvest po ng kamyas ay buwan ng March.
So katag-araw nga po, pating kadang araw, kaya mabilis po tayo makakapagpatuyo. Oh, nakapuno po tayo sa bayaw. Tingnan nga po, nakapanguhon nga po tayo ng kamyas. Yan po, nakaisang bayaw. Kaya salamat po sa naniinda at binigyan nga po tayo ng kamyas. So pagdating po sa bahay, ito po yung ating gagayatin. Gagayatin ng ano, apat na piraso. Ano? Okay. Tapos saka po natin ibibilad sa araw. So yun po, abangan na lang po ninyo. Okay. Yan, naniinda. Yan, salamat ha. Salamat iya sa maraming kalamyas. Kalamyas pala ay pang-ulam na. Dito kasi Clarence. Nagsisigpun din. Yay. O, di po gagayatin ang ating kalamyas. Kamyas. Pwede naman di gayatin dyan. Kaya matagal matuyo. Matagal matuyo. Iba, buko. Galaway ako. Asin. Ay, naglalaway ko ng asi. Oo nga. Para nakakapaglaway po at maasa yun. Hindi naman matapos yun po. Nakakambili. Hindi, may matapos talaga nito. Ah, may matapos nito. Para ay, kung gawin mo kami. Nakakambili yun kaya. Mahilig mo buto ng buto. Welcome dessert. Natamis kung tawagin mo. Yan, puno na isang bila. Oh. Bilad ay. Yan po, bibilad na po ni Kabihera yung nagayat po natin kalamyas or kamyas. Yan. Oh, parang tama. Santing ang araw. Kayo agad yan. Ito nga po yung mga nasundry na ano, na kamyas. Yan, dito po ay kanya-kanyang tuyuan ang mga kamyas. Wala pong hindi mawiwili dito sa tuyong kamyas pagka po napasahog na sa ating mga sinaing na isda. Po, ano tuyo na ni Kabiherang kalamyas or kamyas, yung una nga po niyang pinanguha. Ito po ay pwede nang panlagay sa ating isda. Isdang tulingan, o ano mo pong isdang pwedeng isain, tulad nga po ng tawilis. Yan. Kung ano naman pong isda, pwede pong paglagyan yan. At yan po, hanggang dito muna po uli. At sana po ay nag-enjoy kayo sa video natin ito. Na pagtutuyo nga po ng kamyas. So marami po salamat. God bless po sa ating lahat and keep safe. So, sa mga hindi ko po nakakaalam, ito pong kamyas, napakainam po nitong pang paasim sa ating mga siligang isda. Ito nga po ang nasabing specialty po ito sa sinaing na tulingan dito sa amin sa Batangas. Maraming salamat po. Okay. Bye. Thank you.
Thank you.